Buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 2 verses 20 up to 26. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was acting along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. You see that a person is justified by works and not by faith alone. And in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So ang title po sa ating pag-aaral ngayon, Illustrations of Living Faith. Mga halimbawa ng buhay na pananampalataya. Titingnan natin itong ikatlong argumento ni Santiago para kanyang patutuhanan sa atin na ang pananampalataya na walang mabuting gawa ay patay at walang kabuluhan. Ito ay makikita natin sa verses 20 up to 26. Pero ang isang bagay na pagkakaiba sa pag-aaral natin ngayon, ano, itong ikatlong argumento na pinapakita ni James, hindi na negative ang illustration na ipapakita niya rito o argumento na ipapakita niya rito, kundi mas positive yung form na kanyang ipapakita rito by giving us biblical examples of living faith. So ang kanyang paikita ngayon, hindi masyadong yung itsura ng patay na pananampalataya o walang kabuluhang pananampalataya, nagawa na niya yon doon sa unang dalawang argumento niya. Ngayon, gusto niya ipakita positively ano ang itsura ng buhay na pananampalataya. So yun ang gagawin niya. At gagamitin niya dalawang example, biblical example. Ang una, si Abraham, ito yung isang ginagalang na patriarch, you know, yung mga tatay noong-noong pa. He is the father of the Hebrew people. Sa verses 21 up to 24, yun ang unang example niya. Ikalawang example niya ay si Rahab, isang redeemed Gentile prostitute dito sa verse 25. So, mapapansin nyo na ang kanyang ginawa rito is he presented each example in the form of a question, anticipating the reader's ready agreement. No? Yung paraan ng pagkakabigay niya nitong dalawang ito sa isang tanong, sabi niya, sa verse 21, was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? Yung expected na answer dyan, oo. Ganun din dito sa verse, itong verse 25, ganun din ang expected na answer dyan noong binanggit niya yung patungkol kay Rahab. Sabi niya, and in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? Ang sagot doon ay, oo, itong mga taong ito, si Abraham at saka si Rahab, they were justified through their works, no? Sa pamamagitan ng kanilang mga works, kaya sila ay, kumbaga, na-vindicate, nakita na talagang meron silang genuine na pananampalataya. So, ito ngayon ang gustong gamitin ni James na suporta dito sa kanyang thesis o dito sa kanyang unang sinabi sa atin na faith without works is dead, or faith without works is useless, or faith without works does not save. No, so yun yung pinaka thesis niya, yun yung pinaka proposition niya, no? Yun yung prinsipyo na kanyang pinapakita, at ang ginagawa niya, sinusuportahan niya sa pamamagitan ng mga argumento para ipakitang ito ay totoo. Okay. So ngayon, tingnan natin itong positive na pangsuporta niya dito sa kanyang sinasabi sa atin. Now, simulan natin by looking at verse 20. Bago natin tingnan itong dalawang taong ito, si Abraham at si Rahab,
Tingnan natin yung opening statement dito ni James sa verse 20. Sabi niya, "Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless?" Okay, so ito, hinahanda niya yung reader niya, yung mga readers niya, dun sa ikatlong argumento niya. Pero very interesting itong pagkakasabi niya rito kasi talagang pinapagalitan niya sila. Sabi niya, gusto niyo bang makita? Sabi niya, kayo na mga hangal, ikaw na hangal na tao, you foolish person, that faith apart from works is useless? Sakit, ano? Pero gustong ipakita ni James dito na ang isang tao na nagsasabi na siya ay ligtas o siya ay mapuputan ng langit sa pamagitan ng pananampalataya na tumatanggap lang sa mga gospel facts pero walang trust kay Jesus at walang pagbabago ng buhay, yung ganong klaseng tao na yun ang kanyang pinangahawakan, sabi dito ni James, siya ay isang hangal. He is a fool. Para bang yung nakalagay sa Book of Proverbs na mga fool na mga tao, di ba, isa sa sinasabi ng isang fool, the fool says in his heart, there is no God. O, sabi ng Book of Proverbs, that person is a fool. Pwede mo ring sabihin, the person or the so-called Christian who says that, oh, hindi mo na kailangan ng good works, kailangan mo lang pananampalataya kahit na walang makitang good works sa iyong buhay. Basta ikaw, nanampalataya ka lang kay Kristo, kahit na ikaw ay mag-backslide pa, kahit na talikuran po pa si Jesus Christ, ano, eternally secure ka na, once saved, always saved. Kahit na anong klase buhay mo, mambabae ka pa, magnakaw ka pa, ganun ang grasya ng Panginoong Diyos, ikaw ay ligtas pa rin. Sabi niya, if you say that, you are a foolish person. You're foolish in saying that. Kasi nasabi mo na walang role yung good works. Now, please do not misunderstand. I am not saying na para ikaw ay maligtas, kailangan mo ng good works. Clearly, sinasabi ng Biblia na para ikaw ay maligtas, papasok sa kaligtasan, all you need is genuine faith. Yung genuine faith na yon, kasama doon yung alam mo kung ano yung ebanghelyo, dapat klaro yung ebanghelyo mo, dapat tama ang ebanghelyo mo. Dapat naniniwala ka na si Jesus Christ ay Diyos at tao, dapat naniniwala ka salvation is by grace alone, by faith alone, etc. Pero hindi lamang tama yung gospel facts mo, kailangan nag-agree ka rin doon. No? Tinatanggap mo rin na totoo yun, tinatanggap ko yun. Pero more than that, kailangan ikaw ay merong trust. So nandun yung knowledge, nandun yung agreement, nandun yung trust. Ito yung kasama dun sa tinatawag nating faith. Nandun yung tatlong elemento na yon. So, hindi yun ang sinasabi ni James. Ang sinasabi ni James, pag ikaw ay ligtas na, pag ikaw ay nagkeklaim na ikaw ay mananampalataya na, Christian na, born again na, dapat nakikita yung works sa iyong buhay. So, tinitingnan niya, after you are saved, tapos na yung kaligtasan mo. Nasabi niya, kung ikaw, sinasabi mo, ligtas na ako, born again na talaga ako, where is the good work? No, nasaan yung good works? Where are they? Pag walang nakikitang good works, pag ang lifestyle mo, lifestyle of sin pa rin, parang walang pinagkaiba nung hindi ka pa Kristiyano, pareho pa rin, walang nakikitang pagkakaiba yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga office mates mo, yun ang sinasabi ni James dito, that is useless. That kind of faith is useless. At pag sinasabi mo na, hindi ko na kailangan yung good works, okay na ako, ligtas na ako, importante, meron akong faith, meron akong pananampalataya kay Kristo, sabi niya, you are a fool. You are foolish in saying that. Okay, so yun ang una niyang sinabi rito. So ngayon, sabi niya, do you want to be shown? Gusto niyo ba ng ebidensya? Gusto niyo ba ng ebidensya? Pero ngayon gagawin niyang ebidensya, imbis na negative na naman, sabi niya, okay, magpapakita ako ngayon sa inyo ng mga positive illustrations from the Bible para makita niyo etong mga taong ito, yes, may pananampalataya sila, pero nakita ang kanilang pananampalataya by their good works. At dahil dyan, yan ang ebidensya na sila'y ligtas. Parang yun ang gusto niyang sabihin dito. Now, tingnan natin itong cases na kanyang binigay. First case niya, si Abraham. Verses 21 up to 24. Sabi niya sa verse 21, was not Abraham, our father, justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? So makita niyo dito,
na ginamit niyang una si Abraham. Now, in the Bible, si Abraham ay pinapakita na isang respected patriarch. Yan talagang ginagalang na ninuno nitong mga Hudyo. He is the father of the Hebrew nation. He is often used, lagi siyang ginagamit bilang isang prime example of a man of faith. Ginamit siya ni Paul sa Romans chapter 4 at sa Galatians chapter 3. Ginamit siya ng author ng Hebrews dito sa Hebrews chapter 11 nung nagbigay siya ng listahan ng mga taong merong pananampalataya sa Panginoon. At siya rin, si Abraham din, ay ginamit ni James bilang kanyang modelo ng isang taong merong totoong pananampalataya, may buhay na pananampalataya. So yun ang makikita natin dito. Now, alam nyo sa totoo, maraming naguluhan o naguguluhan dahil dito sa nakalagay sa verse 21 na ito. Para sa kanila, stumbling block etong verse na ito. Lalo na dahil sa kanilang pagkakaintindi dun sa turo ni Apostle Paul. Diba? Dahil nga si Paul, as I mentioned before, lagi niyang tinuturo that salvation is by grace alone, by faith alone, apart from good works, in Christ alone. So yun ang maliwanag na tinuturo ni Apostle Paul sa kanyang mga writings, sa Romans, sa Galatians, at marami pang bahagi ng New Testament. And so pag nababasa ito ng mga tao na alam nila yung background na yon, parang sabihin nila, bakit ganito? Bakit sabi rito, was not Abraham our father justified by works? Sabi, kabaliktad ito nung sinabi ni Paul na si Abraham mismo was not justified by works, but he was justified by faith. So, naguguluhan sila. Pero ito ang gusto ko munang klaruhin rito para hindi tayo maguluhan. Ang isang bagay rito na kailangan natin maintindihan, as I said before, magkaiba lamang ng pananaw si Paul at saka si James. Tinitingnan ni Paul, paano ka pumasok sa kaligtasan? No? Paano ka maliligtas? Ano ang kaparaanan para ikaw ay maligtas? Kailangan mo lang pananampalataya. Si James, ang tinitingnan niya, yung kabilang bahagi nun. Pag ikaw ay ligtas na, dapat meron kang good works. So si Paul, sabi niya, para ikaw ay pumasok, walang involvement ang good works doon. Kundi yung good work na ginawa ni Jesus Christ. Kailangan magtiwala ka doon sa good work niya, hindi sa good works mo. Pero pag ikaw ay ligtas na, sabi ni James, siya naman ang tumitingin sa kabilang side, dapat may makitang good works sa iyong buhay. Pag walang nakitang good works sa iyong buhay, eh hindi totoo ang iyong pananampalataya. So, magkaiba yung works na kanilang binabanggit. Si Paul, ang sinasabi niya na works, ito yung mga gawa na ipinagmamalaki mo. Ito yung circumcision, ito yung sacraments, ito yung good works mong sarili na pinagmamalaki mo, na iniisip mo na, pag gawin ko lamang ito, mapupunta ako ng langit. So, yun ang tinitingnan mo. So, para kang legalistic. No? Pero, yun ang sinasabi ni Paul na mali, na ipinapasok sa pananampalataya para ikaw ay maligtas. Si James naman, iba naman ang tinitingnan niya. Ang tinitingnan niya na works dito, etong works na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Ito yung bunga ng pagiging new creation in the Lord Jesus Christ. Pagka talagang transformed ang buhay mo, it will produce good works. So, these are works that are a result nitong kilos ng banal na spirito sa iyong buhay dahil ikaw ay ligtas na. So, yun yung klase ng works na pinag-uusapan nila dito. And so, again, no, kumbaga, katulad nga ng pinaliwanag ko dun sa mga bata when I was explaining this a few days ago, sabi ko, parang ganito ito. Parang kunwari, yung iba ang tingin nila na kung ito si James, si Paul nandito, silang dalawa, magkaaway. Actually, hindi ganun ang itsura nito. Ang itsura nito, back-to-back sila, ang kinakalaban dito ni James, ibang grupo ng mga tao. Ang kinakalaban ni Paul, ibang grupong mga tao. Ang kinakalaban ni Paul, yung mga tao who are legalistic.
Yung mga taong nagsasabi na kami maliligtas kami by circumcision, yun ang inaatake ni Paul. Pero si James, ang inaatake naman niya, iba. Ito ang inaatake niya, yung mga antinomians. Yung mga nagsasabing, kami, eternally secure na kami, once saved, always saved. Dahil ako, 10 years ago, tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior. And so, okay lang kahit na ako'y mag-backslide. Okay lang kahit gumawa ako ng kasalanan. Okay lang kahit na may number 2 ako. Because God is gracious, mabait ang Panginoon, pupunta pa rin ako ng langit, sigurado ko papunta ron. Kahit na hindi ka nagbago ng iyong pagbubuhay, ng iyong buhay. So makita nyo, magkaiba yung kinakalaban nila. Kaya hindi magkalaban si Paul at saka si James. Mag-compliment sila, magkakampi sila, magkaiba lang yung kanilang kinakalaban. Okay? So yun ang dapat nating maintindihan patungkol rito bago nating tingnan itong buhay ni Abraham. Okay, so another thing na kailangan nating maintindihan dito. Pag sinabi rito justified, kasi do you want, sabi dito sa verse 21, was not Abraham our father justified by works? Alam nyo, importanteng makita rin natin yung papano ba ginagamit ni Paul yung salitang justified at papano ba ginagamit ni James yung salitang justified. Meron din pagkakaiba ito. Importante nating makita. Pwede kasing gamitin yung salitang justified in different ways dito sa New Testament. Pakinggan niyo po ito. Yung unang paraan ng pagkakagamit ng salitang justified means to declare or treat a person as righteous. Ulitin ko, to declare or to treat a person as righteous. Ito ang ibig sabihin nitong relationship na to, pagka ang pinag-usapan, relationship to salvation, at ito ang madalas na ginagamit ni Pablo na kahulugan nitong salitang justification. Halimbawa, nung sinabi niya sa Galatians 2:16, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. So tingnan ninyo, no? Yung pagkakagamit niya rito ng justified is to declare and to treat a person as righteous. So yan ang pagkakagamit ni Paul. Pero merong pangalawang ibig sabihin ang salitang justified. And it pertains to vindication or proof of righteousness. So ang pinag-uusapan dito, hindi yung ikaw ay i-declare o itatrato as righteous. Ang pinag-uusapan dito, vindication or proof of righteousness. Okay, magbigay ako ng isang halimbawa dito. Merong sinabi si Paul, let God be true, though everyone were a liar, as it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Now, tingnan ninyo. Ang pinag-uusapan dito ay ang Panginoon Diyos. Merong mga binanggit si Paul at sabi niya, Panginoon, may you be justified in your words. Now, hindi pwede na ang ibig sabihin itong justified dito is in the sense that God is going to be declared and treated as righteous. Hindi yun ang ibig niya sabihin dito. Ibig sabihin niya rito, nung sinabing that you may be justified in your words, ibig niya sabihin, you may be vindicated in your words. Maipapakita na ikaw ay tama. No? Na dahil dito sa ginawa mo na ito, itong decision mo na to, sana lahat ng mga tao makitang sila'y sinungaling at ikaw ay totoo. Ikaw ay tama. No, makikita ng mga tao, tama ka Panginoon. Hindi ka talaga nagkamali sa iyong mga desisyon. So that is, in that sense, he is vindicated. May proof na tama ang Panginoon. No, dahil sa kanyang mga desisyon. Another example, si Jesus Christ sa Luke chapter 7 verses 33 up to 35. Meron siyang comment dito sa verse 35, pero basahin lang natin up to starting with Luke 7 verse 33. Sabi doon, John the Baptist, sabi ni Jesus, has come eating no bread and drinking no wine.
and you say he has a demon. And the Son of Man has come eating and drinking, and you say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Tapos sabi ni Jesus sa verse 35, yet wisdom is justified by all her children. Tinan nyo, sabi niya, wisdom is justified by all her children. Ibig sabihin ng justified dito, wisdom is vindicated by all her children. Pinapakita na itong wisdom na ito, tama. Hindi sinasabi rito, wisdom is declared righteous. Hindi yon. Hindi sinasabing wisdom is forgiven. Hindi. Hindi ibig sabihin declared righteous or to treat wisdom as righteous. Hindi yon ang pinapakita rito. Ang sinasabi lang dito is, wisdom is vindicated. Pinapakita nitong mga katuruan ng Panginoong Jesus at nitong kanyang mga ginagawa na siya ay tama. No, pinapakita niya sa kanyang buhay na tama yung kanyang ginagawa, tama yung kanyang mga sinasabi. Okay, mali lahat ng mga nagki-criticize kay Jesus Christ. Okay, yun yung pinapakita rito. He is proven to be righteous. He's not declared righteous, but he is proven to be righteous. So, ito ngayong ikalawang sense na ito, ang pagkakagamit ni James ng salitang justified. Kaya nung sinabi niyang, was not Abraham our father justified by works? So anong pinapakita niya rito? Ang pinapakita niya rito na sa pamamagitan ng gawa ni Abraham, he is, hindi siya yung declared righteous, but he is proven righteous. He is proven righteous. Na ipapakita na siya ay talagang matuwid sa mata ng mga tao. Kung wala ka kasing ginawang good works, hindi mo maipapakita sa mga tao na ikaw ay tunay na matuwid. Maaring sa mata ng Diyos, alam niya, nung nanampalataya ka, katulad halimbawa nung nakapako dun sa cross, na kriminal sa tabi ni Jesus Christ. Nung sinabi niya kay Jesus, sabi niya, Jesus, remember me when you enter your kingdom. And then sabi ni Jesus Christ sa kanya, today, truly, truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Yung statement ni Jesus Christ na yon is in effect declaring that he is righteous. God or Jesus is now treating him righteous. Pero dun sa mga taong nandun sa baba, na narinig lang nila yung pag-uusap na yon, maaring insultuhin pa nila si Jesus. Sabi nila, Jesus, bakit sinasabi mong itong taong ito, matuwid na? Why are you justifying him? Yung taong ito, nagkasala ito eh. Di ba? Wala silang nakikitang ebidensya at that time na yung taong yon, matuwid. Pero halimbawa, nagmilagro ang Panginoong Jesus. Tapos itong magnanakaw na ito, bumaba doon sa krus. Tapos gumawa siya ng good works. Binayaran niya lahat ng kanyang kinauutangan, lahat ng mga niloko niya. He made restitution for all of his sins. Nagsumikap siya, gumawa siya ng kabutihan. Ano ngayon ang mangyari? The people now who see his good works will vindicate him. Sasabihin nila, aba, talagang matuwid na itong taong ito. Kasi nakikita namin sa pamamagitan ng kanyang good works. So tingnan nyo, yung isa, yung salitang justified, pag ginamit ni Paul, that is justification before God. Pero si James, pag ginamit niya yung justification, it is justification before the eyes of people. No, sila, makikita nila, talagang totoong born again na to. No, parang kunyari isang tao nga na dito sa mundong ito o isang bata kunyari sa school ng SDGCA. Kiniklaim kunyari nitong 13-year-old na batang ito na siya ay born again. Pero pag binabantayan yung buhay niya ng kanyang mga classmates, nakita nila nandadaya siya. Nanloloko siya ng kanyang teacher, matigas ang kanyang ulo. Lagi niyang binubuli yung mga classmates niya. So ano sasabihin ng mga bata? Hindi kami naniniwala na yan ay born again. Kasi kitang-kita sa kanyang buhay na kabaliktaran ng pagiging born again. So in that sense, he is not justified or vindicated in the eyes of his classmates. Yan ang sinasabi dito
ni James. Yan ang tinutukoy niya when he is talking about Abraham. Sabi niya, you see, ulitin natin, sabi niya dito sa verse 21, was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? Mapansin niyo na pati yung ginamit niya dito na justification, sabi niya, when he offered up his son Isaac on the altar. You see, nung si Paul, ginamit niya yung justification by faith, iba ang ginamit niya na illustration. He was also using Abraham. Pero sabi niya, Abraham was justified by faith. Kailan siya na-justify by faith? Na-declare righteous in the eyes of God. It was when he believed the promise of God that he will have children. Magkakaanak siya kahit na siya ay matanda na, kahit na yung asawa niya ay matanda na, magkakaanak siya ng marami, magkakaroon siya ng sarili niyang anak. Naniwala si Abraham doon, and because of that, God declared him righteous. Okay, declared righteous siya, justified. Now, what happens here is this. After about 30 years, merong nangyari ito, nagkaanak na siya, no? After some time, nagkaanak siya in fulfillment of God's promise. Nung malaki-laki na yung anak niya, tinawag siya uli ng Panginoon Diyos. Sabi niya, Abraham, I want you to offer your son Isaac to me. Ang ginawa ngayon ni Abraham, mabilis niyang sinunod ang Panginoon. Gumising siya ng maaga, kinuha niya yung kanyang anak. Sabi niya, anak, pupunta tayo dun sa bundok. We are going to offer a sacrifice, pero babalik uli tayo dito. Parang pinapakita niya yung kanyang pananampalataya up to the point na tinali niya yung kanyang anak, tinaas niya yung kutsilyo, napapatayin niya yung kanyang anak. Pagkatapos noon, nung tinaas na niya yung kutsilyo, sinabi ng Panginoon Diyos, Abraham, tigil mo na yan. Ngayon, alam ko na na mahal mo ko. Alam ko ngayon na ikaw ay may pananampalataya. Alam ko ngayon na totoo ang pananampalataya mo. Na anong pinapakita rito? Ito ngayon yung vindication, kumbaga, na sinasabi. 30 years ago, he was already declared righteous. Pero itong bagay na kanyang ginawa ngayon, he is now justified or vindicated by works. Pinapakita niya sa Panginoon Diyos ang ebidensya na tunay siyang mananampalataya by his willingness to offer his son Isaac on the altar. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinabi dito ni James sa verse 22, you see, kita ninyo, sabi niya, that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. No, kompleto, nakompleto yung kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang works, nakikita kumbaga sa kanyang works na genuine yung kanyang pananampalataya. Pagka hindi mo makita yung good works sa kanyang buhay, masasabi mo, eh hindi kompleto, parang may kulang. Kaya ito ngayon, nagpapakita kumpleto yung kanyang pananampalataya.